Magandang umaga, Pilipinas. Ito po ang Yes FM Radyo Balita. Mga balitang kinalaban namin sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ako po si John Benedict C. Celestial. At ako naman po si Marjo May R. Blanco, nagbabalita para sa pagsisimula sa matatag na second quarter 7% GDP growth. Tunay na magandang balita ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Batay sa taya ng Gross Domestic Product o GDP growth ng 7% sa ikalawang quarter ng taong ito, Abril hanggang Hunyo. Gayunman, hindi kabanggit-banggit ang obserbasyon na hindi naging inclusive ang paglagong ito, na ang mas mataas na GDP ay hindi nararamdaman ng karamihan ng mga Pilipino na walang ginhawang nararanasan sa buhay. Diba, Lodi? Oo, Lodi. Ang 7% quarterly rise kumpara sa 5.9% sa kaparehong panahon noong nakaraang taon ay maiugnay sa malawakang pag-astos sa kumpanya para sa huling halalan sa bansa. At ngayon tapos na ang pag-astos na may kinalaman sa eleksyon at nabalik na tayo sa karaniwang sitwasyon ng ekonomiya. Asahan na rin natin na magbabalik na rin sa normal ang pagtaas ng GDP sa natirang mga buwan ng taon. Ngunit sa ngayon, maipagmamalaki natin na sa ikalawang quarter ng taon ay pinakamalaki ang naging pag-alagwa ng ekonomiya ng Pilipinas sa lahat ng bansa sa Asia. Kasama na ang India na mayroon ding 7%, ang China ay may 6.7%, Vietnam 5.6%. Ikukumpara, mas mababa pa ang naitalang paglago ng GDP ng pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Ang United Kingdom 2.2%, Singapore 2.1%, United States 1.2% at Japan 0.2%. Huwag po sana kayo. Dahil mawawala po kami ng ilang saglit, marami pa mga balita na inyong dapat abangan sa aming pagbabalik. Ito po ang Yes FM. Pinigno o kumana biya ang bunyag sa atong anak. Mao ba binigna o unya on sa atong pangalan sa atong anak? Kuan, binigne. Dili ko magpaipot ng ngipon, oy, sakit. Ayok, hadlok, dong, tagaan ti kag tambal pagpaisok. Sige, sige, imna ka ng inom, o, oh, unya, kana, ito na, nato. Sige, dool karon. Tandugak ako ngipon. Bukon ako imong ngipon. Pwede ng singpweta ng umaga. At nagbabalik po ang Yes FM, papel ng manggagawang Pilipino sa ating bansa. Nandito po si Lodi Maris. Lodi Maris, welcome mo. Maraming salamat, Lodi Benedict. Malaking bahagi ng ekonomiya mula sa OFW. Ito ang sinabi ni Deputy Governor Diwa Sigay Ningondo sa isang palayam kanilang umaga sa kanyang tanggapan. Ipinaliwanag niya ang mga padalang salapi ay umabot sa 9% hanggang 10% ng gross domestic product. Ani Sigay Ningondo noong 2009 umabot sa US$17.5 billion ang padalang salapi sa Pilipinas at nakarating sa 10.3% ng gross domestic product. Sa paglago ng ekonomiya ng mula 5% hanggang 6%, lumaki rin ang papel ng remittances sa tinaguriang real GDP sa mas mababang antas na 8% hanggang 10% at malaking bahagi pa rin ng GDP. Nandito po si Lodi Kimberly para sa karagdagang informasyon. Lodi Kimberly, iwer pa mo! Salamat, Lodi Maris. Ang remittances na ito ay sumusuporta sa consumption expenditure na may 70% ng GDP. Maraming mga Pilipino nagpapadala ng salapi sa Pilipinas upang gamitin sa Malakal at malaki ang papel nito sa pagkakalatang ekonomiya. Sa tanong kung anong magaganap sa ekonomiya ng bansa kung hindi magpapadala ng salapi ang milyong-milyong manggagawang Pilipino pabalik sa bansa. Malaking tagok ito sa ekonomiya sapagkat mula 8 to 9 hanggang 10% ng gross domestic product ay nagmumula sa foreign remittances at makakaapekto ito sa bansa balance ng payments ng bansa. Balik sa inyo dyan, Lodi Margie at Benedict. Maraming salamat, Lodi Kimberly. Magbabalik po kami sa ilang sandali lamang. Ito po ang Yes FM. Sige ra man ang kapla at imong ligidong. Naturuan man na kahit bugat man gani ang karga, lahat gani na imong ilong akong mura ang karga.
Sinyos ang mga puti nga bayi. Adto sa langit, himon o kwatnet, awang in. Kini akong asawa kay itong man kaayon ni, ahaman ni ibuwa, ibutang. Ah, sa langit, lagi hapon, pero himo o kwatnet. Nagbabalik po ang Yes FM. Limang drug suspect pinabulag na, limang sangkot sa droga ang magkakasunod sa nasawi sa loob lamang ng apat na araw. At labis nang nababahala ang mga residente sa sunod-sunod na summary execution na iniugnay sa Oakland Double Barrel ng pulisya. Nandito si Iron Man, Jean Iron Villa, iwer pa mo. Maraming salamat, Ludwig Benedict. Laging hindi natutukoy ang mga suspects sa mga biktima na pawang nasa drug watch list ng pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng Cordillera. Hulyo 22 ng dalawang suspect sa illegal na droga ang nagpatay sa shootout ng matauhan ng City Anti-Illegal Drug Unit ng Baguio City Police Office sa bypass operation sa kanyang extension. Isa sa mga suspect ang kinilala si Nat Kulimiki. Umaga ng Hulyo 21 naman nang binaril at napatay si Marvin Lamido Lasanti ng Gausan Central, Bakker at sinasabing sangkot sa droga sa Lower Masaysay. Narito po si Lodi Maris para sa itang informasyon. Lodi Maris, iwer pa mo! Maraming salamat, Lodi Arian. Kinahapunan, nasawirang ika-39 na drug personality sa siyudad na si Joel de Dios Leader, 35, negosyante ng Bakaking Central, pagkaraang marilin sa cover court ng Slaughter Compound sa Barangay Santo Niño. Patay din ang jeepney driver na si Paul Simeonte, 47, ika-siyam sa drug watch list. Matapos, ratratin itong Hulyo 19 malapit sa kanyang bahay sa Aura Hill, Rizal de Comanda. Balik sa iyo dyan, Lodi Margie, Lodi Benedict. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang Yes FM. Muli, ito po si Marjorie May R. Blanco and John Benedict C. Celestial now signing off.